Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Sa ngayon nga guys, panibagong araw, panibagong negosyo recipe at panibagong negosyo idea at pang merienda na tiyak, papatok at papatok sa masa at lalong-lalo na sa mga bata. Ayan nga guys, kakaiba ang gagawin natin ngayon dahil mas i-level up natin ang napakasimpleng homemade na pizza. So ang gagawin natin dito, imbes na karne ang ating ilagay dahil nga ay Holy Week pa at katatapos lang ng Holy Week, ang ilalagay lang natin ay Century Tuna. So napakamura lang nito guys, napakasarap pa at napakadaling gawin lang. No bake at sa pan lang natin ito iluluto. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika, simulan natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. Ayan guys, para sa ating mga ingredients, ito lang ang mga kakailanganin natin. Meron tayong 4 na peraso ng tinapay or isang loaf ng sliced bread. And then meron tayong tomato sauce, isang sibuyas, isang buong cheese, at ang ating pinaka main ingredients na century tuna. At para sa ating unang procedure ay gagawa muna tayo ng ating red sauce. So napakasimple lang ang ating paggawa dito. So meron lang tayong tomato sauce. Kung wala naman kayong tomato sauce ay pwede nyo gamitin yung ketchup or spaghetti sauce. Depende na lang sa'yo. Ayan guys, pagkatapos ay maglalagay na tayo ng sugar. Ang nilalagay lang natin na sugar ay 4 to 5 tablespoon. Depende sa tamis ng gusto mo. Ayan guys, pwede rin kayo magdagdag ng tomato paste para medyo malapot siya. Pero dahil wala ako doon, ito na lang. And then magsisun lang tayo ng paminta. Pagkatapos, i-mix lang natin hanggang mag-combine lahat ng ating mga ingredients. And then set aside lang natin at sa next procedure na nga tayo. At para nga sa ating next procedure ay maghihiwa muna tayo ng ating sibuyas. So napakasimple lang naman ang paghihiwa nito at napaka-basic lang yan guys. So kailangan lang natin itong hiwain ng horizontally para maka-form tayo ng bilog. At mukhang mahirap siyang tanggalin ang balat. So yun guys, pag natanggal natin ang kanyang balat, ay hiwain lang natin siya horizontally, vertically, ano ba yan? And then ganyan lang natin and then set aside lang natin at doon na tayo sa ating next procedure. Ayan guys, isang malinis na bowl nga ay lagay na natin ang century tuna pero bago niyan ay buksan muna natin ito. And then tatanggalin natin yung kanyang mga oil dahil hindi natin yan gagamitin. Pag natanggal ng ating oil, ilagay lang natin sa ating pinggan. Pagkatapos ay durug-durugin lang natin ito ng sobrang pino para naman hindi siya magbuo-buo pag itinappings na natin sa ating tinapay. Ayan guys, nakadepende sa'yo kung gusto mo yung maanghang or hindi. Depende lang sa'yo kung anong gusto mo. So ito na nga guys at magkagawa na tayo ng ating pizza. So meron tayong red sauce, ang ating cheese, ang ating sibuyas at ang ating century tuna. Para nga sa ating unang step ay maglagay muna tayo ng ating red sauce sa ating tinapay. So lagyan lang natin ito lahat. So yan guys yung sinasabi ko, kailangan maglagay tayo ng tomato paste para medyo malapot siya. And then ilagay na natin ang ating century tuna. So depende sa iyo kung kano kadami. Kung magne-negosyo ko naman, liitan mo lang. Bakit? Para marami kang magawa. Pero kung hindi naman, ay damihan mo na. Ikaw lang naman ang kakain yan. And then ilagay na natin yung ating mga sibuyas para mas lalong sumarap. And then mag-grate na tayo ng ating cheese. Damihan natin ang ating cheese. Huwag tayong magtipid kung para lang naman sa atin. Mas madaming cheese, mas masarap ang ating pizza. So yan guys, repeat the process lang hanggang maubos na nga yung ating mga ingredients. At
Ayan nga guys, so ito na ang ating pangalawang series para sa ating homemade pizza. So ayan guys, nung karaang araw nga ay naggawa din ako ng sardinas pizza. Kaya ilalagay ko yung link sa baba or check na lang yung aking channel at uploaded na yon. Ayan nga guys, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking channel, ay magsubscribe ka na and hit notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. At kung hanap mo ay mga negosyo recipe at mga kaibang negosyo ideas at negosyo recipe, ay click mo lang yung aking channel at nandito ka na nga sa inyong mga hinahanap. So ayan guys, set aside lang natin and then pag magpiprito na tayo. Ayan nga guys, ito na yung ating nagawa kanina. So meron tayong dalawang option. Ang on-up option ay ipiprito natin ito sa pan. Pero yun ang papakita ko mamaya dahil wala tayong mga oven. Kung meron naman kayong oven ay pwede itong i-bake ng 3 to 5 minutes. Tingnan-tingnan mo na lang kung luto na siya at natutunaw na nga yung ating cheese. So ang aking papakita sa inyo ay para sa mga walang oven tulad ko. Ayan nga guys, so hindi tayo maglalagay ng oil dahil non-stick yung ating pan. Pero kung hindi naman non-stick ang yung pan ay wag maglagay tayo ng 1 teaspoon lang ng oil. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating pizza and then lutuin lang natin ito ng 10 to 15 minutes in a very low heat lang and then takpan na natin. And then after 10 minutes ay matutunaw na nga yung ating cheese tulad niyan. Diba? Napakadaling gawin lang. So mag-plating na tayo. Ito na nga guys, diba napakadaling gawin at napakasarap pa niyan, promise guys. So, masarap itong pang negosyo, masarap na pang merienda, at masarap na pang negosyo. Ayan guys, pwede mo itong ibenta ng 10 to 15 pesos bawat isa. Depende na lang sa gawa, laki ng gawa nyo. May lucky ba? Depende na lang sa dami ng gastos nyo at depende sa marketing nyo. Ayan nga guys, maraming salamat sa panonood. I hope meron kayong natutunan na naman dito. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Stay safe. God bless.